magandang hapon na naman mga moms, mga sir. So ngayon, ang vlog ko na ngayon, yung review ko na sa RCB clutch pump installation. Pero bago muna yun mga sir, ibili muna ako ng merienda ko. A few moments later. So yeah mga sir, nakahanap na ako ng pwesto. So bago kong umpisahan tong vlog na to, shout out muna kay King's Vlog, Raider 150 New Breed, Jo Marie Badilla from Abu Dhabi, Tubong Kalbayog Northern Samar. So shout out mga taga Kalbayog mga sir, mga ma'am. Then kay Maynard Rodelas. 10 seconds later. So okay, umpisahan natin mga sir. So ang unahin ko muna siguro kung ano-ano yung mga techniques na ginawa ko sa pag-install nitong RCB clutch pump. So bago ko pala umpisan talaga mga sir, so lilinawin ko lang muna yung sa nasabi kong previous vlog tungkol dun sa side mirror. Kasi nung in-install ko tong stock side mirror, actually niyan mga sir, mga moms, nag-doubt ako na ituloy siya, ituloy na ikabit kasi masikip talaga siya. Tsaka nagkakanda bungi-bungi na yung thread niya sa loob nitong E3 na lever na salpakan nitong stock side mirror. Yung pala, pwede pala siya. Ang diskarte lang, yung used oil ko na pinang-change oil ko dito sa Raider 150 ko, nilublob ko yung thread niya. Then, trinay ko na ipasok. Tag doon, higpitan na tong ano. Pumasok siya, dire-diretso. So, pwede siya mga sir, mga mams, yung stock side mirror natin mga sir. Pwede pala siya. Pasensya na, na-misinfo ako sa inyo. Tsaka pati dun sa RCB na side mirror, hindi pala siya totally mga sir na ano, na convertible na ano, na bolts na 8mm to 10mm tsaka 10mm to 8mm. Wala talaga siya mga sir, mga sir. Kasi ano lang siya, allen bolt lang pala si ano, yung S5 na side mirror, allen bolts lang pala siya. Hindi siya ano, hindi pala siya yung convertible na bolt. Hindi pala yun yung iniisip ko, kasi yun din kasi ang pagkaka-explain sa akin ng taga RCB na pinagtanungan ko regarding dun sa ano nila, sa side mirror na yun. So yun, so to clarify lang mga sir, pwede ang stock, kung makita nyo, naka-stock ako na side mirror. Hindi ko pa nakakabit yung S5 na side mirror. Kasi tampak ako ng vlog ngayon. Nasabay ng trabaho ko kasi mga sir. Mahirap pagsabayin. So una muna natin, tanong nyo mga sir, dun sa ano ba ang kaibahan ng 12mm na clutch pump sa 14mm na clutch pump? I-clarify ko lang mga sir, may pinagtanungan ako sa Bob Scooter. So based sa sinabi kong vlog regarding dun sa E3 tsaka E2 na lever, ang totoo talaga nyan, pwedeng kahit anong clutch pump dun sa E3 tsaka sa E2, kahit anong sizes pwede, performance lang pala sila magkakaiba mga sir. Kasi si 12mm na clutch pump, advisable siya na ikabit sa mga stock lang na engine mga sir, hindi pa namo-modified na engine. Then yung 14mm na clutch pump, yun ang mas nare-recommend nila sa mga modified na engine. Ano bang pagkakaiba nila? So si 12mm, maliit lang yung mga o-rings niya sa loob. Kesa kay 14mm, mas malalaki. Mas malalaki ang o-rings niya sa loob. Kaya kung pagdidikitin nyo sila, mas malaki-laki ng kaunti yung 14mm. Oh, literally kasi 14mm mas malaki na nga, 'di ba? Ano ka ba? Ano ka ba, Q gamer, hindi ka nag-iisip. So, hopefully yung sa info na 'yon, may source of info naman ako niyan na pinagtanungan ko, yun nga yung taga Bob Scooters Trading. Yung napagtanungan ko 'yan sa kung anong difference ba talaga niyang 12mm tsaka 14mm. So, yun ang sagot nila sa akin.
So wala silang walang pinagkaiba yan sa ano. Walang issue doon kung anong pwede mong gamitin doon sa E2 o E3 ba. So kahit ano siya mga sir. Then doon na tayo sa kung paano ko siya na-install mga sir. Sa pag-install, wala man tayong problema sa bleed eh. Wala man ako naging problema doon. Naging problema ko lang mga sir. 2 times ako nag-testing. Sa pangatlo, naging successful na yung paglagay ko. sa first 2 times na nangyari kasi noon, yung sa vlog, kung mapapansin nyo, yung nilagay kong ito mga sir, mahaba ba? Diba? Dito maikli na. Sa first 2 times ko na attempt, ang naging result siya, naging sakal yung ano ko, naging sakal yung nangyari sa engine ko. Yung puro siya gas, wala siyang bilis, puro siya power lang. Puro ganun lang nangyari noon nung nag-test ako kasi yun nga lang, hindi ko lang talaga naisama sa vlog. 2 times siya, nag-try akong i-adjust yung clutch arm pero hindi siya makukuha talaga sa pag-adjust ng clutch arm mga sir. Hindi siya makukuha sa ganito. So sa pangalawang attempt, nag-try ako i-adjust yung clutch arm, same pa rin, yung mahaba yung gamit ko mga sir ha, yung mahabang ano. So mas magandang advice ko, mas magandang maikli yung gamitin nyo. Huwag nyong gamitin yung mahaba. Balik tayo. Sa second attempt ko, in-adjust ko yung clutch arm, pinalapit ko lang ng konti dun sa clutch pump. Same pa rin ang naging nangyari. Hindi siya same eh. May improvement ng konti, pero pagdating na sa mga 5th gear, na high rev na maano mo yung sabit ng kaunti, medyo may pagkasakal pa rin ng kaunti, ganun siya. So ang magiging diskarte nyo dito mga sir, once na magbi-bleed kayo, ilabas nyo muna to mga sir, hilain nyo muna siya, then hintayin nyo mapuno yung laman ng clutch pump, then kabit nyo tong parang pinaka ano nya, parang basta hindi ko masabi yung term eh, maklang tete Q gamer. Sa clutch pump, ay clutch pump ba yan? Sa dito sa clutch release arm, unahin ko muna sa clutch release arm, nagkuha ng ginawa ko, hindi siya totally kasha eh. Ang gagawin nyo pa dyan mga sir, tutungkabi nyo pa siya ng kaunti tulad ng ginawa ko sa previous vlog para magplay siya, pag maglalaro siya, para hindi totally naka tawag doon, basta naka hold siya, hindi siya totally na hawak niya. Dapat may clearance pa rin siya mga sir, kung makikita nyo may clearance pa rin dapat para maglaro tong ano na to, basta yun na yun. Basta para maglaro ng maayos. So balik tayo dun sa pagbi-bleed. Sa pagbi-bleed, habang pinipress-press nyo yung lever ng clutch, syempre yun na nga, nagbi-bleed ka na nga, dapat naka-fix na rin siya mga sir. Then nakahatak, nakabaltak na siya. Paano ko ba ipaliwanag na baltak? Kung mapapansin nyo na sir na gumagalaw na siya bahagya, doon yun na start na hatake na siya. Parang ganito yung ginagawa ko nila. Baltak nyo ng ganito mga sir habang pinipiga-piga nyo yung lever, tapos bleed, tanggal yung hangin, isisirit, may hangin pa siya, may hangin pa yan syempre mga sir, then same procedure, ganun ulitin nyo lang hanggang sa mapapansin nyo na may play na siya, kusa na siyang bumabalik. Kasi yung first 2 attempt ko noon na nasabi ko nung una, di ba nga sakal, kasi nga ang na-observe ko kasi sa first 2 attempt ko na yun mga sir, ano kasi siya, nakasagad. So ibig sabihin itong play na to, kung makikita nyo to, hindi siya totally na nandito sa dulo, hindi siya totally na nakapagitna pa siya kasi mahaba yung ginamit ko nun eh. Pero itong pinalitan ko na maikli,
dun ko na nakuha yung ano niya, yung play niya. So okay na kaya, enough na kaya yung explanation ko, mga sana maintindihan nyo ah. Basta ganun lang yung process na ginawa ko. Then nagtry na ako nung nakuha ko na siya sa third attempt ko, nung okay na siya. Then tinry ko na panda rin na hanggang 110, 120. Yun, wala na ako nafe-feel na parang sakal yung engine. O yung puro power na lang siya, walang speed na binibigay. So, dun ako na gano'n na okay na, wala nang problema. Then, ang naging problema ko na lang, yung dito, mga sir. Nagkaroon siya ng tulo. Yung pala, kaya siya nagkatulo, mga sir, maluwag pa ng kaunti. 2 times ko rin siyang sinikip pa ng bahagya. Sa pangalawa, medyo may ano lang siya, bakas lang siya dito, na parang patulo pa lang. Hindi tulad nung nauna. Yung sa nauna talagang may ano dito eh, patak dito eh, pag ganun eh, may agos eh. So sa pangalawa, konti na lang. So hinigpitan ko pa rin ng bahagya. So ngayon, mga sir, wala naman siyang naging ano, wala na ako naging problema din. Wala na ako naging problema sa tagas. So ano pa? Ano pa ba? Sa hose, wala naman ako naging problema sa hose. Basta ganito lang ginawa ko sa kanya, mga sir. Kung nakikita niyo sa vlog ko, sa first attempt ko, nakita nyo, mga sir, andito banda yung ano eh, host, diba? Pero pinalitan ko yun, inayos ko ulit. Nakadito na siya nakadaan. Actually din, mga sir, tinest ko na siya sa initial na long drive na ano, na nag-rides ako ng, kung mapapansin nyo sa Facebook page ko, nagpost ako dun na ano, na nag-rides ako na Tacloban to Catbalogan, Samar. Ano lang naman yun, papunta 120 kilometers. Nag-try ako na yun dito lang sa MC natin, yung parang yung readings niya, kung ilan ang consumption mo, doon ko siya sinubukan. 124 kilometers lahat-lahat, papunta, iwalay pa yung pabalik. And okay, wala naman naging issue. Pero naging kabado ko nun kasi syempre wala akong kasama eh. So naging ano ko na lang, dinala ko pa rin yung ano ko, clutch cable tsaka clutch lever, para in case magkaberya siya. Pero wala naman nangyari. So tested na siya. Ano pa ba? So next naman, ano bang magandang maidudulot niya sa Raider 150 natin? So para sa akin, ang magandang may dudulot niya is iwas putol na yung clutch cable. Then mas low maintenance na siya. Kasi ang maintenance mo na lang dito, mga sir, i-monitor mo na lang yung fluid niya dito sa reservoir. Yan. Diyan mo na lang siya i-monitor kung nauubos ba o hindi. Diyan ka na lang magbe-base. Hindi ka na putulin ng clutch. Tsaka titignan mo na lang yung lagay ng clutch pump kung may tagas ba o wala. Basta sa ngayon, hindi pa naman nagkatagas, mga sir. Yun lang yung rides na, yung testing ko lang na yun. Pero nahigpitan ko naman na. So ano pa ba? Ayun, bago ko makalimutan, mga sir, mas naging maganda ang pasok ng gear. Kasi sa una, hindi ko nga alam, hindi ko magets yung iba. Bakit sinasabi nilang matigas daw? Hindi naman, mas malambot na nga, mga sir. So pag sa unang kabit mo, maninibago ka talaga. Kasi kung makikita nyo, mga sir, lumayo yung clearance. So oo, lumayo siya ng clearance. Pero pwede nyo naman, mga sir, bawiin sa adjustable na lever kung gusto nyo. Pero ako, kahit hindi ko napalitan tong lever na to eh, kasi malambot na nga. So, paano ko ba ipapaliwanag yung malambot na yan? Sa malambot kasi, actually, mga sir, konting ganyan mo lang, minor na yung Raider 150 natin based sa observation ko.
Ganto palang piga ko, nagka-clutch na ako mga sir. Ang lambot, pasok agad. Walang delay, malambot lang. Hindi mo kailangang isagad yan mga sir. Konti lang, 1/4 lang clearance, nagme-minor na yung radar natin. So yun ang naging, yun yung mga magandang naging observation ko simula nung nag-hydraulic na ako mga sir. Ano pa ba? Wala na siguro ako nakalimutan. So ganito na lang mga sir. Kung ano pa mga tanong nyo, comment na lang kayo sa vlog na to. So susubukan ko na lang sagutin yung mga tanong nyo regarding dito sa clutch pump na to mga sir. So hopefully nakatulong yun sa info ko na mga techniques kung paano ko na-install tong clutch pump. Hopefully nakatulong ako sa maliit na bagay na to mga sir. So paano ba yan mga sir? Hanggang dito na lang ako. Hindi, joke lang. Hindi naman hanggang dito. Siyempre may mga next vlog pa tayo. Yeah. Hanggang sa muling vlog ulit mga sir. Alams na. Ride safe.